Kaya yung mga ka-technician, ito, may ayusin tayo si Kupil. Ang sira nito kasi, ipo. Ang problema, nag-lose contact yung kanyang pipe sensor sa compressor. Naging ipo naman ang lumabas. So, trinay namin ni-reset, okay naman na siya. Ito yung pinapatis sa amin ni Isipelio sa may San Fernando BEC. So, dito namin sinalang sa cabin 1 sa may floor 1 floor mounted na coupel sa number 2, yun yung number 1. So, ayan, wala naman siyang indicate na ano dito. Kahit inobserban na namin ng ilang oras, dalawang oras, okay pa naman siya. So, punta na tayo dun sa kanyang outdoor para makita natin kung gumagana siya. Okay? Focus ko muna. Thank you. And ito po yung galing bolt. Sinalpak namin dito sa may outdoor ng cabin 1. At ito po yung aming board na nakakabit dyan sa outdoor. Yung dati, yung sa amin, kay San Carlos. Yan. Makikita nyo yung kanyang relay sa pan is na kulay black. Tapos yung kay Isipelio naman is ayun, kulay blue. O yan. Ayan o, oh, malamig na siya. Alpha may thermal. Sunin mo yung thermal para makita nila. Ayan, umaandar na siya at running na rin yung kanyang compressor. Ang ginawa lang namin sa inyong board ay nireset lang po namin. So ayan o, oh, katibayan na gumagana na siya. Oh. Ayan. Ayan na, nagmumuis na yung kanyang suction line. Ayan. Nagtuturbo na siya, oh. So, inobserban namin to ng ilang oras. Taantayin lang natin mag-defrost to kasi nagyayanig yun. Baka masira pa yung aming pan kasi wala ngang frame. Pinitesting lang natin. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan, nag-ice na siya. Oh, nag 0 degree na. So, ayan. Kasi nanginginig to, kaya hawakan ko na lang. Wala kasi yung frame. Ayan, nag-defrost na siya yung dating nag-ice. So, ibig sabihin, good ang iyong main board. Ray, hirap mo na. Kaya man nyo kayo. So, ayan, kanina pa namin to inobserbahan. Kaya, okay tong kanyang main board. Thank you po. Okay, mga ka-technician, ito, i-check na natin yung kanyang board ni Isipelio. Pinadala sa amin to, walang binigay na error code. Kaya minanual check na namin at nireset muna namin bago namin isalpak dun sa inyo, sa outdoor unit. So ngayon ang mangyayari, ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung paano yung ginawa namin yung pagre-reset dito. At chinik na namin itong mga potential thermistor, saka itong kanyang relay, okay pa naman. Tapos yung mga kanyang mga transistor type na IC na surface mounted, yung mga yan, ginik na po namin yan, papuntang mga sensor yan. Tapos yung kanyang top compressor, okay na rin. So, i-check muna natin para makita natin kung paano pag-reset. The same time, i-check na rin natin yung kanyang relay kung gumagana ba o hindi. So, ayan, set natin yung tester natin sa dito sa resistance o kaya sa ano, tingnan natin, oh. Ayan, tapos lagay natin doon dito sa relay. Ayan, 39 or 38.5 ang nare-reading niya. Ang nare-reading niya dyan, ito, itong kanyang thermistor na tinatawag. So, magbabuzzer yan pag pinower supply natin itong kanyang relay. Kasi yung relay, manggagaling yung supply nito, galing dun sa IPM, sa inverter. Ito muna yung kanyang standby o mag-start. Tapos pagka na-start niya na yung IPM module naman, magbibigay ng signal dito, magbibigay ng 18 volts, 15 volts, saka 5 volts. Ito yung 5 volts na 7805. Yan papuntang system, ito yung papuntang system na siyang nagko-control sa lahat. So ganito, i-check na lang natin. Pero bago kayo mag-check, i-check nyong maigi. Oh, saglit na muna. Ganito.
Ito na muna ang gawin natin. Hanapin muna natin yung kanyang connection. Ilagay natin sa buzzer. Balikan muna natin yan. Kasi parang nasi-shortcut na tayo. Para medyo hindi mahirap gawin. Ayan, oh, nagbabuzzer siya. Oh. Ayan. Ayan. So, ang titignan natin connection dito ay pupunta na tayo kaagad dito sa kanyang positive ng kapasitor. Kasi itong filter capacitor na to is papuntang supply niya dito siya yung nagda-drive sa relay para magpunta at tuloy-tuloy yung kanyang hot papunta ng IPM board. So ayan. Dito pa lang sa kanyang dito sa kanyang solenoid ng kanyang relay. Kita ba? Ito. May minarkahan na ako na positive dito kasi na-check ko na to eh. Ayan. Hindi ko mapokus. Lalagay ko itong isang test probe dito. Tapos yung positive ng capacitor, yun. Ayun, nag-buzzer siya. So, ibig sabi, ito yung kanyang connection papuntang solenoid ng relay. Ito yung nagda-drive sa kanya. Pero ang pinanggagalingan ng supply nito is galing kay IPM. Yan, yan yung kanyang standby. So, ngayon alam na natin para dito natin itap yung power supply kung gumagana ba si relay o hindi. At makita natin yung kanyang indicator light dun sa kanyang dito sa LED. Dito na tayo mag-settings. Ito yung target natin. Kung paano ba mag-settings ng itong klaseng board na to. So, sa isang battery ng ganito, pwede natin i-check up si relay at si mismong power supply kung gumagana o hindi. Kasi pag nagkabaliktad to, ang nilagyan nyo ng negative to sa capacitive to, pupunta yan sa ano, sa system, kasi pupunta rin dito, ipapasok siya rin dito eh. Pag nabaliktad nyo yan guys, nako, patay, sabog tong mga regulator na to, saka itong si system, IC o yung kanyang CPU. So ingat, mag-ingat-ingat po tayo. Pag hindi natin binunot to at ititest natin dito sa manual test sa battery, pwedeng mabaliktad yan. Pero pag nakasalpak sa board, hindi pwedeng baliktarin kasi may nakasalang dyan o nakasalpak na mga polarity. Kaya dapat nating ingatan to. Dapat nasa positive at negative. Hindi pwedeng magkamalik. Pag binaliktan natin yan, wasak tong board. So yan, itutuloy na natin. Lagay ko lang dito. Tapos itong clock naman, ilagay natin dito sa relay. Ito, isang check lang natin to pagsalpak natin dito is dito natin makikita kung gumagana yung relay, yung system at saka at the same time i-reset na rin natin yung board kasi sa lahat ng board na ito minsan napukurap. So ayan, ayan oh, hindi ko siya masyadong mapokus. Ito yung nakalagay sa clock. Ayan oh, may reading siya 37.8. Ito yung naririnig niya 40 ohms. Nag-change value lang ng konti. Pero ano, nagpo-48. So, okay lang yan. Pag nag-buzzer yan, okay yung relay natin. At pagka nag-on na to, saka natin i-reset. Sabay natin ng reset. Ayan. Ayan po, mahaba-haba ng ating video. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko, ito yung sa positive, ito yung sa negative. Ilagay natin to sa negative. Tapos lagay natin to sa positive. Pag lumagatak yung relay, ibig sabihin walang problema. So, susupply na natin itong 9 volts battery. Yung solenoid ng relay, ito ilagay natin sa positive. Tapos lagay natin sa negative. Ayan, nag-uno, lumagitik ko. Ayun, nag-FO. Nag-FO ang ating IFF2 pala. Kasi wala siyang nadidetect na sensor. Yan is galing ng sensor ng, kung hindi ako nagkakamali, papuntang sensor ng pressure sa thermistor. So ang G4 nakalabas kasi wala na. Kaya ang gagawin natin, lumagitik pero natanggal naman. Natanggal naman yung ating ano, scrub, hindi nag-buzzer, ayan o, natanggal.
Yan yung kanyang relay. Yan. Kaya nating i-check to kung ayan, tanggalin natin. Tanggalin muna natin kasi ang nasisense niya yung kanyang natin. Tapos supply natin yung solenoid. Ayun oh. Okay na siya. Ngayon nag-ipto siya. Sa ganitong paraan, doble-doble yung ating i-check, mga system, yung relay, kung gumagana. So okay na yung relay. Tanggalin muna natin yung relay, maingay. Ayan, pero gumagana pa yan. So ang gagawin natin, may push button siya dito na switch. Ganito lang ang pag-reset. Pipindutin nyo lang yan, tapos isi-zero-zero nyo. Pag sini-zero-zero nyo, pwede nyo nang i-off. Ganun lang kasimple ang pag-reset. So hanggang ganito na lamang at salamat po sa inyo kasi hindi namin alam kung ito talaga yung may sira kasi pinadala naman dito sa amin na wala siyang error code kaya nag-manual check kami at tapos sinalang namin dun sa outdoor unit at gumana naman siya at inobserve namin ng ilang oras, almost mga 1 hour. Wala naman siyang binigay na error code. Baka ang i-check natin muna mga ka-technician is yung mga sensor natin dyan o yung IP kung ano man yung kanyang error code na binibigay. So hanggang dito na lamang at maraming salamat po mga ka-technician at Merry Christmas.